Talaga bang in aid of legislation ito? Yun ang pinagtatakahan ko. Do we actually need new laws? Ito na nga itong Senator Amy Marcos patungkol sa hator ni Senator Risa Ontiveros na cite and contempt kay Pastor Apollo Quiboloy dahil sa hindi pagsipot nito sa committee ni Ontiveros kung saan ay umanoy maraming allegation na pang-aabuso na ginawa itong pastor. Ngunit nanindigan nga itong kampo ni Pastor Apollo Quiboloy na hindi legal at mapapahiya o ipapahiya lamang siya ng senadora kapag nag-report ito o nagpakita ito sa Senado. Kaya na-cite and contempt ito. Ngunit itong Senator Robin Padilla ay kinontra ito ang pagka-cite and contempt ni Pastor Apollo Quiboloy. At para hindi umano tuluyang maaresto itong si Pastor Apollo Quiboloy ay kailangan ay magperma itong mga miyembro ng komite ni Senator Risa Ontiveros kasama na nga itong si Senator Amy Marcos na kontrahen o dinideklara nilang hindi sila pabor sa contempt ni Ontiveros kay Pastor Apollo Quiboloy. At ito na nga, kumpirmado na na hindi pabor itong si Senator Amy Marcos at mukhang mapapahiya itong si Senator Risa Ontiveros dahil mismo Senator Robin Padilla ay kumakalap umano ng signature para hindi matuloy ang pagpapaaresto kay Pastor Apollo Quiboloy. Pusin natin, yung nasa korte at yung nasa Senate, halos pareho ang paksa, no? Sabihin na natin iba yung sa Congress. Ang problema, Senate, hindi naman prosecutorial body. Parati tayo in aid of legislation. Talaga bang in aid of legislation ito? Yun ang pinagtatakahan ko. Do we actually need new laws? Is that really the intended goal? So kahit ako'y membro at naninindigan sa Committee on Women, gusto ko pa rin na may due process sa bawat isa. Ma'am, pero di ba yung pagpapatawag kay Pastor Quiboloy, that's part of due process na ipaliwanag niya yung inside niya. Oo naman, pero yung sabay-sabay mong kinakasuhan, pwede rin magdahilan na hindi naman dapat sabay-sabay. Higit sa lahat, may pending na sa court, pare-pareho naman yung paksa, bakit uulitin pa? How do you respond to observations na iba yung magiging trato kay Apollo Quiboloy and then doon kay senior yun sa Surigao, Senyor Aguila. Siya na-contempt, kahit na nag-attend siya, na-contempt siya kasi sabi ng mga senador, di siya nagsasabi ng totoo. Tama, pero straightforward yon. Walang kahalong prangkisa, walang kahalong issue mula sa US tungkol sa foreign exchange, walang kahalong sexual harassment at iba pang kaso mula sa ibang jurisdiction. Magulo ito eh. Kaya nagugulat kami, ba't saman sabay-sabay, may kumukuyog ba? Well, I think there's been an effort to come together to a decision. Unang-una, yung pag-issue ng sampina, sinabi na namin na talaga hindi kami sang-ayon sa ganun. Dahil kinakailangan nga, alamin muna natin lahat ng kinakailangan alamin. Kasi puro sa kwentuhan lamang, may testigo nga, alam ko, narinig ko si Senator Risa, pero ganun pa man, kinakailangan na bigyan daan pa rin ang nasa korte. At hindi ako sigurado na in aid of legislation talaga ang mangyayari. Nakukuha niyo yung aid book? Hindi ko pa alam. Pero mataas ang pag-asa ko lagi. Oo naman, nakikinig naman tayo sa lahat. Pero wala pa akong nakikitang in aid of legislation kasi. So siguro, pakinggan natin sila lahat. Pero at the same time, tignan natin kung magiging sub judice yung napakaraming question at saka yung main event. Yung main concern may end up being a judicial question. So baka patong-patong na yan at hindi na karapat-dapat. Hindi ko narinig eh, pasensya. Ma'am, nakausap niya na puro kayo na sinusuportahan siya, pero ma'am, wala pa kayong verbal statement of support.
sinabi ko na, 'di ba, na-trauma na ako sa pirma. Allergic na ako sa pirma. Tantanan na ako sa pirma. Ayoko nang pumirma lang maski ano muna. Pwera lang dun sa Committee on Women. O naman, wala namang ibang kandidato, meron ba? Meron. May kumausap po ba sa inyo kung meron? Wala naman. Parati man tinuturo si Jinggoy, wala naman sinasabi si Jinggoy. Maraming nagsasabi si Loren, sabi naman niya hindi siya interesado. Sino ba? Ngayong nabuking na, mga kababayan po natin, ang tila ba personal ang ginagawa ngayon ni Hontiveros kay Pastor Apollo Quiboloy na una nang ibinulgar ng abogado ni Quiboloy na umano'y ang ginagawa ni Senator Risa Hontiveros ay may connection umano ito sa ginagawa ngayon sa House of Representatives na pagdinig sa prangkisa naman ng Isiminay kung saan ang kanilang tinatarget umano dahil nalalapit na ang eleksyon ay itong ating dating Pangulong si Digong at ang Vice President Sara Duterte. Ano po ang inyong assessment? Ano po ang inyong opinion patungkol sa usaping ito? Comment na po, mga babayan. Maraming salamat.